Eh, akyat na sila at sasakay na yung mga engineering. Alis na sila. Titimba ngayon. Okay, magandang umaga pala sa ating mga kalaunin ngayon, no? From Uduso, Eastern Visayas State University, no? Lanta Global. So, sa kursong Industrial Engineering. So, bisita natin ngayon dito sa may Curricor Junk Shop. At kasama po natin na si Sir E.D. Curricor, ang may-ari din ng vlog. Ng Ninong Araw Vlog na talagang nakikilala ngayon sa buong region at buong mundo sa ngayon. So, magandang umaga sa ating mga panauhin po. Mula kay, pangalan mo, sir? Benedict Bobo. Yung pangalawa? Crystal Jane Palsos. Train and Barney. Ma'am. And really Morillo. Kayo po ay mga estudyante ng nag-aral kayo ng Industrial Engineering. Kosong. So, bakit ninyo napili ang Curricor Junk Shop at lalo na may-ari ng Ninong Araw Vlog na puntahan nyo dito at para makakuha kayo ng dagdag kaalaman? First, na-recommend ko siya ng isa sa mga concern area ng kurso namin. So, nakita namin na napakalaki pala ng warehouse, tapos bukod-tangi ba yung junk shop. Kasi kung sa unang ano kasi, parang pag maririnig mo yung junk shop, junk shop lang kayo na go, GT, ganun. Pero kami, na-embrace namin yung, yes, nasa isang malaking junk shop kami at maganda doon yung proseso. At madaling kausap din yung mayari. Yun, talaga yung tingkat. So, alam naman natin, ma'am, na ang pag-aaral ninyo ay tungkol sa industrial. So, ano ang maipapayo nyo sa kay may-ari ng Curricor Junk Shop, lalo na sa ngayon, gumagamit po sila ng equipment na pang-heavy duty. Lalo na ang mga karton nila, kung saan sila nagkumukuha ng karton, down to operation. So ano ang may dadagdag ninyo ng mga kaalaman o programa bata sa iyong pag-aaral na may tutulong ninyo para lalong lumago? Hindi lang sila gumagamit ngayon ng compress ng karton na to na ginagamit nila na itong tinatawag natin ng mga equipment nila. Kayo ba ay may ibibigay na solusyon para mag lalo pang lumago ang junk shop na ito? Napaka sakto po ng tanong niyo, di ba? Kasi yun talaga yung goal ng aming study, kumbaga, yung makatulong sa business sa mga nalalaman namin sa industrial engineering na course. So bali po, since sa machine, may machine man po sila, yung sa safety po talaga yun ang makikita namin. Yun. Safety. Tapos sa pag-maximize din ng space, since diba na may mga times din daw na napunong-puno talaga, pero baka pwede pa siyang yung space na maximize. So base sa pag-aaral, no, maganda yung ano niyo, mga kasagutan niyo, no. So basing na may share ninyo, ano yung nakikita niyo sa mga paglabag? May nakita ba kayong paglabag dito na hindi niyo nagustuhan sa Curricor Junk Shop, o may idadagdag ba kayo? So first of all, nakita niyo yung mga safety, maganda yan. Kasi unang-una, yung pagtatrabaho talaga, kailangan natin ng safetyness, lalo na yung pagsuot ng gloves, nakasapatos. Isa yan sa mga kailangan sa isang company
Oh, so ano pa yung may dadagdag ninyo sa base sa kalaman ninyo na sa pagbisita niyo sa Record Junction? Expose yung mga tao sa scrap, then sometimes po, hindi natin alam kung ano yung pwedeng makuhang sakit doon. So, mas better po talaga na may mga PPE po sila na gagamitin. At syaka, gusto din po namin sanang ma-study yung ruta po ng bawat pag-collect para po ma-lessen yung time na tinetake bawat operation, makapag-save sa time at saka sa manpower din po. So, gasolina, lahat. So, nakapag-ano na ba kayo? Sumama ba kayo kung paano sila makipag-negotiate tapos kumuha ng mga karton? So, ano ang laging inspirasyon ninyo o sa pagsama ninyo? Nandidiri ba kayo? O excited ba kayo nito? So, magiging convince ba sa inyo na magnegosyo ng ganito? Napakadali lang pala ng negosyo. Kaya lang, yung mga tao na, ay, basura yan, madumi. Pero hindi nila alam, nandyan yung lahat na kailangan natin na wala, na hindi makikita ng iba. Actually, sir, hindi naman po siya basura. At malinis din naman ko kasi yung mga kinakolekta from big establishments such as the malls po. At saka naka-separate na din naman po yung mga cartoons. Hindi na po siya madumitignan. Hindi din po siya ma-classify as basura kasi hindi naman po siya waste talaga na ginamit na ng tao. Tsaka, based po sa experience namin kanina, madali lang naman din po yung operation, tsaka nakakatulong din po yung relationship between dito sa staff ni Ninong at saka sa establishment mismo kasi may magandang relationship po yung dalawa. So, madali yung transaction. Maganda yan. Nasusunod ba nila yung sinasabing, di ba, sinasabi natin pagpagkain, FIFO, first in at saka first out. So, ano yung naging observance sa pagiging nila? Sa first in, first out. Yung mga old stock at sa mga new stock na dumarating. So, nasusunod ba nila yung sa mga stocks? Base sa pag-aaral lang ninyo. Kasi base sa amin, nakikita ko kasi sa pagiging observant ko, inuuna ni Corecor yung mga luma muna bago isa lang yung mga bago. Gaya ng pagkain. Okay. Hindi tayo kakain ng muna, yung bago dito, unahin muna natin kung ano yung mauna nating pagkain. Okay. O kailangan initin muna natin para hindi masayang. So sa observes ninyo kanina, di ba may nakikita kayo na may dumadating. Saan sila kumukuha yung bagong dating or doon sa tabila? Sa na-stock po muna ng dating. Hindi po yung bagong deliver, bagong collector. Oo. So, nasusunod din po yung mga regulations based sa observation. But then, isa siya sa mga principles ng industrial engineering, yes, particularly sa inventories. Yes. Particularly sa inventory. So, parang based on experience na ni Ninong, parang may mga IE principles talaga na na-apply siya, which is a strength para sa organization or sa business niya na siguro hindi niya na before, hindi na realize, pero kahit pa paano na-apply talaga yung yun yung mga observation namin. Parami siyang na-apply na. So, di ba ninyo napapansin ha? Nag-iisang supervisor, may-ari, lahat, bookkeeper, si Ninong. Ano ang magiging suggestions nyo sa nakikita nyo? Kasi dito sa office niya, hindi kagaya ng iba, napakaraming niya, assistant, di ba? Dapat sa industrial engineering, may mga kategory talaga yan. Bago kayong makapasok ng office sa may-ari, marami muna kayong pagdadaanan. Kay Sir Eddie Corecor, yung may-ari ng junk shop, mismo siya, direct kayo. So ano ang nagiging base sa napuntahan ninyong mga establishments? Ano ang pagkakaiba ni Sir Eddie Corecor sa junk shop na to? Sa ano pa ang magiging ninyo? Sa kanya? Masasuggest na kung po pwede. Balis
sana sa parang assessment namin, sir. Sige, pwede mo gawin man. Usayang strength, kasi meron kaming SWOT analysis, strength, weakness, opportunities, and threats sa isang business. Nakikita namin siya na strength bilang ikaw na may-ari. Meron kang hands-on ka sa operation, sa collection, tapos sa mga supplier. Like, madali kang nakukontak o natatawagan kung may mga ano sila, problema or hangyo or parang request. So, base sa aming interview, talagang ni Sir Eddie yung mga request ng supplier kung pwede, yung mga ano ba. And in that way, pag na-establish a good relationship sa supplier and contractor, and that could be his one of his friend. But then, pag solo ka, di ba, marami din yung trabaho. Nasusupervise ka, mag-ano ka pa, mag-accounting pa notes. So, isa yun sa mga nakita namin na could be may mga weakness or pwede pang masolusyonan doon. Especially na nasa age of technology na tayo, di ba? So, isang observation namin, si sir, wala siyang ginagamit na laptop. Yes, which is understandable kasi mas sanay siya talaga kasi ilang taon na din siyang sa negosyo niya. Oh. At nakita naman natin na talagang lumago. Naging meaning, successful. Effective talaga yung ginagawa niya. Pero meron dyan mga teknolohiya na makakapagpadali sa trabaho niya, especially na isa lang siya. Ang magiging investment niya lang doon is yung time din na pag-aralan, particularly sa Microsoft Excel. So, okay. So, na-open niya yun. Na-open niya yun. Pero, meron siyang sarili niyang diskarte na ginawa ni Sir Eddie Coricor kung papaano niya hindi siya gumagamit ng makabagong teknolohiya. Kasi, yung pinaka-isang sekreto ni Sir Eddie Coricor ay ang trustees sa mga tao. Tiwala sa tao lang ang sinasabi niya. So, tiwala. Pag may tiwala ka sa tao, hindi mo na kailangan nang ganito kasi alam niya kasi nag-umpisa kasi sa pinakamahirap na kumbaga pinagdaanan niya talaga, so hindi napakadali. So sa ganung paraan na kanya, sabi niya hindi naman niya kailangan gumamit ng maging modernong teknolohiya, mas madali na lang yung sinusulat kasi yung parang yung utak nito parang computer na. Siguro dagdag ka na ba na Sir Charuel, para kay Sir Eddie din. So siguro kayo po industrial engineering, pumapasok kayo sa mga iba-iba na mga planta, mga kumpanya. So nakikita ninyo, wala kayo nakikita dyan na organizational chart. O sa isa yan, bata yan. So napokonsume niya ang oras, nagagamit niya. So nalala siya lang. Dahil may mga technique yan. Sa tsansa ko, nakikita ko, may mga ideya din na ginagamit, may mga mito, technique na ginagamit na kaya niya na siya lang mag-isa. Pero actually, tama yung sinabi ninyo na talagang ang oras talaga ay talagang maraming oras na nagagamit, nag-google. Pero ito ang ano ang maipapayo ninyo kay Sir Eddie na maging magaan ang trabaho niya at maging madali. Para sa kanya, lalo na ngayon na sinabi mo nandito na tayo sa computer ngayon, may mga internet tayo ginagamit, makabagong teknolohiya. So ano ang maidagdag ninyo na mga teknik o kaalaman para ito ay hindi mahirapan ang oras na talagang medyo para lumiit ang oras niya sa trabaho. So, in terms of management, sir, na-mention naman ko na kaya niya kong i-handle yung trabaho. Pero if ang possible or if gusto din ni sir, mas gagaan yung gawain niya if may assistant siya, kahit assistant lang po, mas mapapadali. Na marunong sa computer. Para nandun lahat yung data, hindi mo... Yung ini-input ni sir,
Like, siya na lang din yung mag-input sa computer. Para din po may organize na data ang company or organization. Tapos, yung ano kasi, sir, yung historical data ba? And history, yung past na mga transactions. Magagamit po yun in terms sa forecasting na tinatawag. Saka inventory. Pagan, ma-predict niya kung saan po, ito nga, one o sa katuwing na pre-predict niya particularly like kung pera ka percent and pag-decrease, increase. Kaya doon pa lang, especially na pabago-bago yung price, presyo, doon makikita niya, ah, sa ganitong buwan, marami yung magtataas yung presyo or yung kadamuhan carton ba. So kung mag-meet, so doon yan, doon napapasok yung pag-strategize din ni sir kung kailan niya ipapasa or kung i-stock lang muna niya. Dahil nga, meron na siyang nakikitang data based sa nakaraang taon. Parang ganun yung gamit talaga. Yun talaga yung parang gamit ng pag nag-i-input ka ng mga data sa computer dahil nakaraang taon, nandun pa man yung na-amaze ba kayo nung pinakita ni Sir Eddie yung mga files niya dun sa likod na nakakarton lang by yearly? So, di ba, na-amaze ba kayo? So, ano ba yung nasa isipan nyo? Paano ba niya ito nagawa? Pero alam na alam niya kung ano yung laman na nandyan. So, by year na talaga, tsaka yung taon, tsaka yung buwan. Oh. So, ano ang magiging pinakamadaling suggestions nyo para doon sa mga files na? Kahit nga, sir, yung ano lang niya, yung nandito lang sa desk niya, overwhelming talaga. Example, mag-hire siya ng assistant para i-organize yung mga files. Overwhelming talaga. Parang sample nga lang to. Oo. Kahit ganyan lang, sir. Ma-overwhelm talaga yung kakaiba. Hindi pumasok yung assistant. First, di ba? Ang ganun. Pero wala ang trabaho. Ma-amaze ka lang kayo sa ano niya, yung pinakalagbo. Pero how about ang lakuan? How about ang mga equipment? Ano ang kailangan na may dagdag? Dito, kasi industrial kayo. Kasi industrial, para gumaan yung flow ng trabaho ng tao. Oo, isa po yun. So, yun nga, kailangan pa talaga namin ng time para mag-observe. Kasi ongoing talaga yung parang nagre-receive pa lang kami yun ng mga data. So, hindi pa talaga na-establish kung ano yung proposal or pwedeng ma-propose namin. Pero yung naiisip namin, sir, isa yung sa facility. Kasi napansin din namin, sir, na yung collection ng cartoon is pag-unload ng truck, medyo hindi na siya naka-arrange. If possible, o pag-aaralan pa din po namin after sa truck tapos pag-unload, mas better po ba if naka-sort na siya para hindi na po kailangang i-sort ulit after pag-press. Bali, unload ng truck din, naka-sort na po, tapos pag-press na lang, hindi na kailangan naman isa-isa isusort yung cartoons kasi nag-take din po yung time. Parang, kung mapapansin niyo, nag-doble ang kuan. Trabaho. From the malls or mga establishment, kinarga, di ba? O kinilo. From collecting. Na. Tapos, magugulo ulit kasi kakaraga sa pag dito naman magulo ulit, so parang nagdudublian pag arrangean ko at tapos ipapasok. Actually pag dito pag collect pala po medyo naka-arrange na kaya timbang pag timbang medyo okay na hiya pag abot ha truck naka-sort na gihapon. Pag travel siguro may gamay lang nga na to change. So, dapat ito yung sasuggest, kumbaga dapat ihigot na dahil nakahigot. Nakahigot na, kaya para pag-abot yan, okay na, alisan na lang pag-press. I-storage na, ganun pa rin yun, tatanggalin pa rin yun. Ganun yung tali, kasi, tatanggalin lamang kasi, yung prison, hindi naman sukat na sukat yan. Halimbawa, malapit na sa mapuno, kung mga isang dangkal na lang idadagdag, talaga tatanggalin yun. Eh, di bali siya gano'n, kahit anong klaseng talagay niya. Basta importante, pagdating na kuwan, ipapasok dito sa machine. Sa pricing machine. Yan. Nakaayos na yun lahat. Naka-bundle na siya lahat. Kasi pag halimbawa, ito siya, nakatali lahat, ganun pa rin, tatanggalin pa rin yung mga tali.
para ipasok sa machine. Kasi may, halimbawa, unang pasok, makapal. Yan, ano? Pa, hanggang palapit na palapit mapuno, hanggang isang dangkal na lang, hanggang konti na lang ang pasok sa machine. Kaya, ganyan siya. But then, pero possible yung pre-bundle, yung parang hindi pa talaga totally binundle nyo. Pero pag nabundle na siya, ayun na siya. Ayan, ayan o. Oh. Naka-puan na talaga siya. Oh, actually. Naka-arrange na siya. Pagkarga niya, madali lang. O ship of clips naman. Oo. Oh. Oh, naka-arrange siya lahat. Yung mga tao din, yan o, oh, pinatanggal. Pinuputol nila lahat ng mga tali. Hindi kasi pwede kasama yung tali. Tatanggalin. Oh, kasi ano, parang dudulas si tali kasi, ang tali, iba ang recycle yan sa, nabibilang yan sa sako. Ang karton, karton lang siya. Tapos pagdating naman sa ito naman, itong mga, kuwan, mga tip, lilitaw yan pag ilubong na sa tubig. Mayroon sila kasi. Ah, yung mga packing tape, o. Lilitaw yan. Pag naka, ano, ilubong na sila sa tubig. Hindi masasama, hindi marisama. Hindi na sa tunaw, itong pagtunaw na. Kaya lahat naman ito, tutunawin. Tunawin lahat ng karton. Iba magkaiba yung papel, karton, at saka iba-ibang tiko rin yan. Iba-iba ang pagtunaw. Okay? Nakita nyo na kung paano yung ano. Yung mga nabanggit po namin, actually, hindi pa yun talaga. Ano, kasi yung isang pag ano ka, pag engineer ka, hindi pwedeng magsasuggest ka lang na wala kang data na ibinibigay. Parang ano ba? Ano ito? Iba kaya, sige. Pinag-aaralan mo muna. Oo. Kaya, pag mag-propose ka, lalo na sa mga malalaking kumpanya, hindi man yan po yung, okay sir, magdagdag tayo ng machine. May ginagawang study. Dapat i-justify mo kung bakit tayo magdadagdag. Ano ba ang dahilan? Maglalagay ka na. Dapat explanation. Tulad sa akin, marami nagsuggest na magdagdag ka ng machine. Kahit isa lang daw. Sabi, magdagdag ng machine. Pinag-aaralan ko, magdadagdag ako ng machine, magdadagdag ako ng tao. Ano kaya kung magdadagdag na nga akong oras, mayroon sa gabi, o magiging 3 shifting, wala na akong machine, kasi machine ngayon, mahal. Kalating milyon. Doon na lang kung magdadagdag sa oras, pang gabi. Para, kung 2 shifting, magiging 3 shifting. Kaya madali. Para ka nang nadagdag yan ng isang machine. Ganun kadali. Diba? Diba sa mga it machine kasi sa pagandiri, pagandiyan ganun ba sa pagandiri, pagandiba overwork fit machine? Hindi naman siya kasi, hindi naman ma-ano machine, kasi hindi katulad ng ibang machine nga talaga andar na andar. Pag angat niyan, titigil siya, kaya magsusubo. Tapos, pag napuno na, bababa. Pag angat niyan, pahinga ang machine. Automatic kasi siya, lahat dyan, automatic. Pahinga ang machine, yung tao nagsusubo. Kaya, kahit pa 24 hours and under dyan, hindi maano yan. Kasi panay siya pahinga pag nagsubo na yung tao. Hindi, di ba ibang machine na tulad ng sasakyan? Panay ang under kung habang andyan ka, habang pinapatakbo mo. Yan, ibang kaiba yung machine sa karton. Kasi habang siya, pagbaba niya, ididiin niya para madikdik siya. Tapos pagtaas niya, nagpapahinga siya. Hanggat mapuno yung subo ng tao. Kaya, panay-pahinga yung machine. Tapos may ano siya, may electric fan siya sa loob. Para hindi uminit. Kumbaga, compressor. Hindi init talaga yung machine. Ayun. Pero yung sinasabi niyo, sir, that's for parang short-term na solution sa ano, diba, minsan talaga nadamo dida. Pero what if yung sinasabi niyo ba, sir, effective pa ba siya in 5 to 10 years kung patuloy na tumataas yung mga supplier? Sabi mo nga kakahapon lang mayroon na lumipat sa inyo, parang yung pag-ano talaga din ng pag-meet ng mga changes. Pag marami talaga, kung marami na siya, overtime lang. Patapos yung, sa tingin na pa, marami talaga, pati linggo, mag-overtime, ibang shifting na yon, ibang tao na naman. Kaya, kahit hindi ka na magdagdag yung machine,
magdadagdag ka naman lang ng machine, yung pinakamalaki na. Na magpre-press yan ng 50,000 kilos a day. Ayan, mga ano, dyan, mga 7,000 kilos lang yan a day, silang dalawa. Yung machine na malaki, hindi na tao yung hahawak. Bulldozer na. Yung tatawag na billing machine. Wala pa dito yan sa atin sa unit. Sa Maynila, mayroon na. Sa mga sakwan, doon sa mga carpel, lahat ng carpel mayroon na. Yung Tacloban carpel wala pa. Pero isa yun sa mga nakikita mo, sir, na... Isa yun sa pinaplano namin na magkakaroon ng one, ng machine tulad na sa Carpel Manila na ano, hindi na hawakan ng tao ng mga karton na para isubo. Kasi malalim yun eh. Itutulak na ng loader. Tapos, pag tulak sa loader, pag 1,000 kilos na siya, ang sobra nun, ilalabas sa machine. Kaya, 1,000 kilos siya, walang sobra. Nakaano na yun siya. Tapos, ang nagtatali, hindi tao din. Ano siya? Machine din nagtatali. Kaya madali. Kaya kaya makapag-presyan ng 50,000 kilos a day. Madali, kahit pa buong red unit dito magbibiyahe. Ganun, pinag-aaralan namin yun. Pag hindi na talaga kaya sa machine na to, malaking machine na ang ipapalit. Kahit ilang machine pa ang katumbas dyan. Kasi yung machine na yun, may butas yun sa gitna. Tapos pasok lang, nakikita nyo na umaakyat. Tapos pagbaba. Pagbaba yun, pag-press na yun. Ganun yun. So yun, marami sa aming pag-aaral, marami din kaming natututunan kay Ninong Haraw. Parang kami yung na-amaze talaga kami, especially sa istorya ba, kung saan siya talaga nagsimula. Tapos, yung tanong mo po kanina kung na-inspire kami, talagang na-inspire kami, parang gusto ko na nga lang mag-dunk yun. Walang posible, ma'am, walang posible, kasi lahat naman tayo may parahap, pero pag ginusto mo talaga, makakamit mo. Ha? Makakamit mo ang kagustuhan mo. Walang posible. Maraming na yung politiko nag-gansap. Makukuha mo talaga ang gusto mo. Yatan pa nga ni Sir, mas madali ang pera sa junk. Yes, totoo yan. Kami, taga-media, ako, ano talaga ako dyan, amazed talaga ako dyan. Amazed na amazed ako. Tapos, kahit kami, hindi kami, as a media man, hindi kami na-award. Kaya ano? Dati sa trabaho naman yan. Marangal. Marangal. Hindi naman yan nangunguha ka o ano, nakasira ka ng tao. At least maganda yung trabaho. Nakakatulong pa sa kaligawa. Mensahe nyo ka sa To Record Jam Shop at sa lalo na sa may-ari ng Ninong Araw Vlog. Mga mensahe. Mensahe na lang. Message nyo. Ito muna. Ika muna, ma'am. Ika muna. Isa-isa lang. Request na yun, sir. Papunta ron. Apat kayo. Pasaran niya. Isa-isa lang, Pangalan mo? Rialin Murillo po. So, I would like to say thank you very much to Sir Edward for accommodating us. And among past na establishment talaga, pero talaga kami din na-asi. Hindi kami gina-entertain. Nagbibinalik-balik pa kami. Ay, nalang kang pag-iara kung nanood to, ha? Thankfully, Alin is sir, very open na ang very entertaining and accommodating. Thank you po, sir. Come, ma'am. Thank you, sir, so much sa paghatagan mga information, data na akong kailangan yan. At nakakaabala kami ha, business, pero gini-entertain mo lagi hapon kami, gintatagan mo lagi hapon yung time, and ipa-prioritize mo pa nga ni kami, usually. Thank you, sir. Ngaran? I'm Trinan po. Okay, Trinan. Ako naman po, si Crystal Jane Pances. Isa lang po, saludong-saludo po ako kay sir. Ang galing niya po, ang galing-galing talaga sa diskarte. Diskarte. Kasi base po sa interview namin, talagang galing talaga sa puso din yung mga trabahante niya. Talagang, ang nalaman ko talaga kay sir, na ayusin mo talaga yung pagdala ng mga tao. Dahil sila talaga yung parang... Yan ang sikreto niya. Sikreto niya sa paglago ng negosyo niya.
at sa maganda talaga yung management na ginagawa niya. On-hand siya sa business. Hindi siya nag-ano sa ng ibang tao na mag-manage. Sige, pangalan, ma'am. Na-mention ko na po. Ikaw, sir? I'm Benedict Bugbo. Sir, I would like to thank you po, sir, na pagatagan time, effort niya, pagatagan mga datas. And I wish na Itimo Vlog, sir, mas lumago pa, mas dumampan subscriber, nga ng Imo Business mag-expand pa, nga daw pati mo mabuligan na tao. That's all, sir. So na-inspire ka mo based on your course and your industrial engineering mas gusto na niyo lugod ano mag junk shop. Yung course talaga inclined talaga siya business. Oh. So mas na-inspire talaga kami. So pagpapapiliin ka ng business ano tayo gusto ng junk shop. Okay, so Eddie, question natin ano yung ano mo magiging ano inspiration mo sa mga bisita mo from EBSO lalo na sa industrial engineering course. Kung matapos kayo sa inyong pag-aaral, kahit yung course nyo, ipatuloy nyo, pero magbi-business din kayo. Kasi yung business, napakadali para ka lang sumakay ng aeroplano papuntang Maynila. Kung ihantulad natin sa sumakay ka, mas maganda talaga sa negosyo. Kaya kung ano man ang matapos mo, matapos na kayo engineer, may mga pwesto na kayo, kaya ko sa inyo, huwag lang kayo pumoko sa engineer, magnegosyo din kayo. Habang kayo nag-engineer, magnegosyo kayo. Dalawa, kung yun ang pinakamadali, yun ang may payo ko sa'yo. So, ano naman, suggestion ko as media practitioners, malaking tulong ang pagiging isang junk shop. Lalo na kay Sir Eduardo Caricor, malaki rin ang nitulong niya sa amin, lalo na kay Sir Ted Tomas. At saka, sekreto to, na-amaze ako, kahit ako, ha, as a media practitioner, na-amaze ako sa ano niya, ginagawa niya. Tinitingnan ko yung, ba't mo sir sinusulat? Sinasuggest ko ba sa kanya, ba't mo sinusulat yan? Dapat meron kang ano, gano'n na computer, laptop. Sabi niya, hindi na. Kasi as a businessman daw, nakita na niya kung paano niya, halimbawa, kaya niyang naka-imbak na napakalaking karton. Alam niya kung ilang tons niyan. At na-estimate na talaga. Ah, hindi niya, yung sekreto niya talaga niya, to be ano lang talaga, to be honest. No? Pag maging honest ka, 100% pagkakatiwalaan ka ni Sir Eddie Corico. Yun ang sekreto niya. Honest ka lang, huwag ka lang magnakaw. Kung nagugutom ka, humingi ka lang sa kanya. Hindi yan madamot. Ha? As a first advice, kasi kami din, kahit kami, nahihiya din kami kay Sir Eddie Corico. So, siya na mismo ang nag-offer sa amin, pero malaking pasalamat namin as a media man. So, lalo na kay Sir Ted Tomas din, na malaking naitulong niya ni Sir Eddie. thank you very much po. Please, subscribe, like, and share din sa vlog ni Ninong Araw, Ninong Araw Vlog. Subscribe kayo, mga viewers. Thank you. Para sa akin din, dalawa na. As a media man, as a vlogger din, libre na vlog ng Ninong Araw, no? Please like, share, lalo na pag-subscribe ninyo. Sariling atin, mga Pilipino tayo. So, as a media man, no, matagal na ako sa industriya rin sa radyo. Pero malaki ang naitulong. Hindi lang po kami nag-media, hindi lang po kami radio announcer, nagbablog pa para tumulong sa mga tao. Ngayon, dalawa, media, vlogger. So, sa ngayon, kung gusto nyo mag-negosyo, tiyaga lang ang kailangan. At madapa man kayo, bumangon kayo. Sabi kasi ni Ninong Araw, ang buhay ay wither-wither lang, ha? Para sa buong mundo. Corico Junk Shop, buong Region 8. Ninong Araw, buong mundo. Subscribe kayo para matulungan nyo ang buong mga tao na nag-ano sa kanya, tumatangkilig sa kanyang vlog, Ninong Araw Vlog po. San Juanico TV, Tacloban, magandang umaga po.